Hello Leo, ito yung reading mo, July 11 to 17, pero ito ay timeless reading kahit kailan mo naman ito matsyempohan. Yan. Maraming salamat Leo sa iyong pag-drop by, kung ikaw ay masugid na taga-subaybay ng mga readings ko. And kung bago po kayo, please don't forget to like, follow, or subscribe. So, isa-shoutout natin yung ating mga YouTube channel members. Yan, flash ko na lang sa screen yung mga names ninyo, and shoutout din sa ating mga FB page subscribers, which is ipa-flash ko na lang din sa screen. Yan. Daming salamat sa inyong support. Yung mga ano natin, mga taga-subaybay, mga nag-away ng mga personal readings. And speaking of personal readings, flash ko na lang din sa screen. At basahin nyo na lang yung description ng video. Nandyan lahat yung detalye kung balak nyo mag-book, mag-inquire. Thank you doon sa mga star senders din natin. Yan. Lucky number mo muna, lucky day mo Leo. Yan. Handa mo yung pen paper mo. Pwede mo namang i-pause or i-rewind itong video. Hindi ko na uulitin, no? So, lucky day mo Thursday, lucky numbers mo 58, 51, 24, 42, 56, at 54. Mark ko lang. Tignan na muna natin yung mga oracle messages mo. Ang una na hugot natin is seer. See beyond the current situation. Meron ka ring druid, hold the space. At stag, trust and thrive. Okay, inayin natin si seer. No, see beyond the current situation. Look beyond your current situation and raise your vibration and focus on love. So, ang sinasabi nito is ikaw na ina-encourage ng iyong mga guides and angels na to see beyond what you think is happening now. No? Kung ano man yung mga nangyayari, see past dito sa mga nangyayari sa current situation mo. Sabi dito, don't allow your ego or doubts to play games with you. Instead of seeing yourself as stuck or lost, know you're in an energetic holding space while the universe recalibrates a path that is more favorable for you. Kumbaga, paano ba? Halimbawa, nakaka-encounter ka ng hardship sa ngayon, Leo. Kumbaga, see it as a blessing in disguise na itong mga, halimbawa, hardship na nararanasan mo, is piniprepare ka niya na maging strong, no? Or pwedeng blessing in disguise nga yan para sa isang path na nakalaan sa'yo na mas maganda. No, halimbawa na experience ka ng ano, failure or rejection. Baka kasi siguro talaga kailangan mo may mga dapat kasi sigurong ma-realize doon or para lang talaga mapagtanto mo na hindi talaga para sa iyo 'yon, na merong ibang bagay or person na mas better para sa iyo. Okay, kung ano man yung pinag-uusapan dito. Kumbaga, see beyond your current situation. So, instead na isipin mo na minamalas ka, isipin mo na lang na itong challenge na to, pinadala sa akin for a reason, para ikaw ay mas matrain, yan, di ba? Kesa naman isipin mo na, ay, minamalas ka or loser ka, ganito, ganito, ganyan, yan. Yun na lang, siguro. Kasi you are moving towards something na enlightening eh. Kailangan mong maging kalmado dito sa present situation mo. And mag-focus ka doon sa ano, sa iyong goal.
Okay, makakaayan. Pwede kasing makaka-encounter ka ng challenges itong mga itong week na ito. So isipin mo na lang na ano 'yan, part ng iyong success, 'di ba? Kumbaga, depende kasi sa perspective mo eh, kung kino-consider mo na negative yung nangyayari sa iyo or motivation. Depende. Okay, next is Druid card. Sabi dito, hold the space. So, message for you is hold things together. Nakakatawa naman yung message. Leo, hold things together. Huwag kang bibigay, huwag kang magpapatinag. O, diba? Timing na timing dun sa challenge na sinasabi nung seer na parang, ano, are you seeing itong sitwasyon mo, are you seeing it as a curse or a blessing? So, bahala ka. Choice mo naman yun eh, di ba? Basta dito, sinasabi dito is maging firm ka. Hold things together, sabi ni Druid. Huwag ka munang gagawa ng any sudden moves or changes. Stand strong, o, di ba? Liyong-liyo ito. Strength card, no? Parang ganun yung tsura niya, ganyan, ermitanyo. Pero yung mensahe niya is more on the strength card sa RWS. Parang ganun. And ikaw na ikaw to. Kaya, no? Huwag ka magpapatinag sa kung ano man tong mga paparating sa iyo kasi you are exactly where you are supposed to be. Kaya nga sabi, huwag ka munang gagawa ng anything na ano, any sudden moves or changes. Mag-continue ka lang dyan sa iyong ginagawa. Mag-ano ka lang, stay still ka lang dyan. Wala kang kailangan baguhin. Kailangan mo lang is makapag-hold ka dyan sa iyong position, kung ano man yung current situation mo, kailangan mo lang ma-contain yan, ma-hold dyan. Alam mo, ito yung last card mo, trust and drive. Tugma rin siya eh. Parang magkakasunod nga siya eh. Yan o. I-trust mo lang ito, yung situation na to, ano man itong pinagdadaanan mo, Leo, wala kang kailangang baguhin, gawin. No? Kailangan mo lang talaga mag-stand strong dyan. Lilipas at lilipas din yan. Ayan, ang kailangan mo lang is mag-trust and thrive. I-trust mo lang itong process na pinagdadaanan mo. Kumbaga, nangyayari yan for a reason. Magiging clear din sa'yo lahat eventually. No, pwede ngayon, baka naguguluhan ka. Basta ang advice sa'yo is wala kang dapat gawing pagbabago. Kailangan mo lang i-hold mo yung ano mo, i-hold mo yung kinalalagyan ngayon na sitwasyon. Diyan ka lang, manatili ka lang diyan. Okay? Meron ka eh, ayan o, makakasurvive ka dito eh. Kung ano man itong challenge na to, sinasabi dito sa seer, ma-overcome mo yan. Ma-overcome mo yan. Huwag ka lang, sabi nga dito, huwag ka lang magpapatinag, huwag ka lang magba-back out siguro. Ayan, or huwag ka na lang gagawa ng anything na ano, kakaiba right now. Basta magtiwala ka lang dito sa process na to. Kung ano man itong pinagdadaanan mo, lilipas at lilipas din yan. O malalagpasan mo yan. Magagawa mo rin yan. Kumbaga, masusurvive mo yan. Okay, ang sinasuggest lang dito is kailangan mong ano ba tawag dito? Kailangan mong i-retain yung iyong dignity. At maging proud ka of who you are at kung ano yung na-accomplish mo. Okay, and ikaw ay makakapag-thrive sa kung anumang mga challenges na meron dito. Trust mo lang yung path mo na yan at makakasurvive ka dyan.
Pwede rin naman kasi na na-envision mo yung sarili mo dito eh, since merong seer card din, no? Siguro na-feel mo rin or nakikita mo yung sarili mo na kakayanin mo to, no? Siguro talagang malakas din yung pakiramdam mo, nakakayanin mo yan, di ba? Kasi nga meron ka dito, ayan, seer. Change course. Ano to? A closed door is an... okay. So, yun. Pwedeng yung challenge sa'yo. Pwedeng may rejection dito. Yun, no? Merong magsasara sa'yo eh. A closed door is an invitation from life to move in an even better direction. Diba? Trust the process. Pwede kasing, di ba, yung binabanggit ko kanina dito sa seer card, pwedeng blessing in disguise to. So, halimbawa, yung career mo yung pinag-usapan natin dito, ayan. Meron kasing better direction na nakalaan sa'yo. Kung meron mang magsarang pinto para sa'yo, may magbubukas na mas better, Leo. Yun na lang yung tanda mo. Kaya ang sabi ko, pwedeng blessing in disguise yan. Depende na kung paano mo yan tinitignan anong pananaw mo, pero mukhang blessing in disguise to. So, yan. Diba sabi nga nila, God's rejection is God's protection. May mga bagay na hindi natin nakukuha. Kasi siguro talagang hindi yun yung para sa atin. Baka may nakalaan na iba. Self-worth. Why settle for crumbs when you deserve a whole meal? Ibig sabihin nito, Leo, may better. May mas malaki na nakalaan sa'yo. Hindi mga mumu lang, hindi tira-tira lang yung deserve mo. Kaya saktong-sakto lang to. Kung hindi na pa sa'yo ito, hindi mo nakuha yan, hindi nangyari, hindi natupad. No? Saan mo na may darating na mas maganda para sa'yo, Leo? Oh. Yan, hindi yung sinasabi na itong self-love card mo. At release, ayan. Di ka ba makaget over dito sa isang, sa kung ano man itong nagsara na ito na opportunity or kung ano man? Siguro dapat mo nang i-release yan kasi nga, meron at meron darating na mas maganda, mas better para sa'yo. Nakalaan talaga sa'yo. Okay, talagang hindi yan inalaw na makuha mo, hindi yan inalaw na mangyari kasi meron paparating sa yung iba na mas maganda. Sometimes the best way to grow is to simply let go, Leo. Yung mga challenges na yan, failure, pagkakadapa ay part ng growth natin yan. May mga time talaga na kailangan nating i-let go yung mga bagay na talagang hindi para sa atin. Siguro nga talagang hindi talaga laan para sa iyo 'yon. Kasi nga may iba eh. May ibang nakaplano na ipapadala sa iyo. So huwag ka nang malungkot, huwag ka nang ma-frustrate. Bitiwan mo na 'yon kasi may darating na bago sa iyo. Na mas better, take note. Meron ka 9 of pentacles. Wow. Chariot. The world. Oh, di ba ang ganda ng cards mo? Wow, 8 of pentacles. Kung alam mo kung ano man ito paparating sa Leo, deserve na deserve mo yan. Meron kang 9 of pentacles and 8 of pentacles. Itong dalawang cards na to, signs na talagang pinaghirapan mo ito, Leo. Ayan o. Inalagaan mo yan eh. Ayan o, dinidiligan mo araw-araw hanggang lumago siya. Oh, tingnan mo, parang magkaano to eh. Ito si 9 of Pentacles na ini-enjoy niya yung mga fruits ng labor niya. Siya yun. Ikaw rin ito na naging dedicated, naging mas matyaga,
masipag, nag-effort, na hindi mababaliwala lahat ng kasipagan na ibinuhos mo rito. Kung ano man itong nawala sa'yo, ano man ito, napalagpas mo man nawala or na-reject ka, clearly hindi talaga ito yung para sa'yo. Maliwanag naman dito sa mga mensahe dyan. Eto na. Eto na yung success. Ayan, no? You have chariot, the world, and eight of pentacles. Iba sabi ko, blessing in disguise yun. Yung bagay na yan na hindi natupad, nangyari, nakuha, nagsara. Kasi may nakalaan sa'yo mas maganda. Ayan, no? Isang malaking achievement or success yung nakalaan sa future mo. Maaaring hindi itong week na ito pwedeng sa future mo patuloy. Pero naipakita na rito kasi may CR card ka rito eh. Okay? So, ito na yung glimpse ng future mo. So, nakikita ko dito na ikaw ay magiging fulfilled and successful and ma-enjoy mo yung mga pinaghirapan mo. Ayan yung will mo, the chariot. Ikaw ito na nagpupursige, ikaw ito na nagpatuloy, hindi ka nag-quit. Nag-move forward ka instead na umatras, no? Kaya nga, di ba, ano bang sabi ni Herm, ni Druid card sa'yo kanina? Huwag kang magpapatinag dyan sa position mo, dyan ka lang. Wala kang dapat gawin, baguhin. I-hold mo lang yung course na yan, which is yun din yung sinasabi ni Stag kasi mag-ano ka dyan eh. Magta-tribe ka, i-trust mo lang yung process. So, ito na yung magiging resulta nun in the future. Itong chariot card mo in the world. At dahil hindi ka nag-give up, nagpatuloy ka, ito na yung achievement mo, reward mo. Dahil dito sa mga pagsisikap mo. Okay? So, ang ganda. Ang ganda na magiging future mo rito. Bigyan pa natin yung mga paparating sa'yo. Meron ka ma-accomplish dito eh. Meron something na ano, matatapos mo na. Makukumpleto mo with the world card kung ano man yung achievement na yan. Pero kung ano man yung mga yan, deserve mo talaga yan dahil ayan oh, pinaghirapan mo yan with the eight of pentacles eh. Ano pa paparating sa'yo? Ito yung mga angel numbers mo. Meron ka angel number 99, which is truth. Meron kang angel number 272, confidence. Tapos angel number 3939, playfulness. Wow, ang ganda naman ng message sa'yo na ito. 99, ayan. Mabubuksan yung mata mo dito. Sabi dito, i-revelation ito na madidiscovery mo or mahahanap mo na kung ano yung true path in life mo, Leo. Connecting to your higher self. This is a period of powerful growth and transformation. Cycles coming full circle. Ito na yun, yung cycles na sinasabi ko, yung world card. Diba? Tugma naman sila. Diba? Tapos you have confidence card 272. Okay, hindi ko kabisado to mga angel numbers na to. Kaya babasahin ko na lang. Since bago naman ite. Kailangan mo lang talaga maging confident, diba? Sabi nga ni Druid. Hold mo yung course mo. Okay? Importante is ikaw na nagtitake ng steps towards your dreams. O, yun na yung chariot card mo eh. Finally, marireach mo rin yung goal mo, yung destination mo with the chariot. Yun na nga yung ma-unlock mo rito, chariot and world card, dahil sa pagiging diligent mo, persistent mo. Okay, lahat ng mga sacrifices, efforts mo, hindi yan masasayang. Ito na yun. Okay, aligning with your true path in life. O, diba, hindi nyo binanggit dito sa truth card mo. So, may binabanggit talaga malinaw dito kung ano yung true north mo, yung true path in life. Ipo-pursue mo yun. Okay? Last na, no, paparating sa'yo, angel number 3939. Sige, tingnan natin yan.
maganda. Alam mo, yung card mo, from rejection or failure into triumph. Yun yung naging ano mo eh. Yun yung nagiging path mo dyan eh. Kaya maswerte ka, Leo. Pero ito ay something na ano, pinaghirapan mo. Yun naman ang nakikita dyan sa mga cards mo. Meron ka dito, 3939, playfulness. Feeling confident. Ayan o, confidence card. Dito meron ka na namang feeling confident. Sa kung ano man daw itong most recent decision na gagawin mo, no? So parang ano ka, kumpiyansa ka dyan, kaya madali ka lang magde-decide, no? Confident na confident ka. This is comfort and happiness. Wow, ito yun, kasi nga ito na yung time na may enjoy mo na yung rewards ng iyong pinaghirapan, ng iyong success dito sa Chariot, the World, and Eight of Pentacles. So, tumutugma naman. This is a period of great happiness. Take note. Yan yung mga paparating sa'yo. Tandaan mo na lang. At hugot na tayo ng iyong closing message. Ganda ng cards mo, Leo. Magkaroon ka man ng struggle dito, ng challenge, ng rejection or failure, ang ending naman ng story mo is triumph. O, diba? Nakaka-inspire. Solitude, yung nakuha natin. Sabi dito, retreating and finding solitude will be beneficial for your health. So, ayan, yung health mo naman pala, another thing. Kailangan mong mag-slow down, no? Ayan, take your time, go slowly, find your favorite place to rejuvenate. Kailangan mong mag-recharge, Leo. O, bakasyon, anything na, ano, kahit na anong activity na feel mo na yun yung magbibigay sa iyo ng ano, relaxation in peace and quiet para ikaw ay ma-rejuvenate. Okay? Take time to bathe in the light of the next full moon and allow your senses to become to bring serenity when needed. I am restful and feel blissful in my own company. Baka ito yung kailangan mo right now, Leo, mag-unwind, magbakasyon, magpahinga, yan, mag-rejuve, o, diba? So, yan. Sana makatulong sa iyo itong reading mo, Leo. Take care. God bless.